Magandang araw mga kababayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong issue na naman ang ating pag-uusapan at sa bawat issue ay ipapakita natin ang saloobin ng taong bayan sa pamamagitan ng kanilang mga komento. Ako po sa mga inspirasyon na pinagkakaloob nyo, na nababasa ko at nababasa ng aming pamilya. Napakalaking bagay po nito. Parang ito na po yung nagsisilbing kalakasan sa amin. Ito na po yung nagsisilbing hininga para sa amin. Dahil alam ko po, itong kalagayan ko na to, talagang napaka-imposible na malampasan. Pero naniniwala ako na sa pamamagitan ng Diyos at ng sambayan ng Pilipino, malalampasan ko po ito, malalampasan po natin lahat. Ako'y talagang wala po akong maipagkakaloob sa inyo, kundi ito pong aking paninindigan, ang aking personal na kaalaman patungkol po dito sa ginawa kong investigasyon. Kung saan man po ako pagparin ng tadhana at ng kapalaran, ay masaya ko po itong babaunin kahit sa kabilang buhay. Napaiyak na si dating PDEA agent Jonathan Morales dahil sa pinakitang suporta ng taong bayan, mga vloggers pati na rin ang mga kilalang tao na nasa side ng katotohanan. Nakakalungkot na kapag tumayo ka laban sa gobyerno ngayon ay ganito ang sasapitin mo. Ayon mga kadating PDEA agent Jonathan Morales ay alam niya na napakahirap ng katayuan at hinaharap niya. At bihira ang makakalampas dito pero umasa pa rin siya sa ngalan ng Diyos at ng tao na makakaya at malalampasan niya ito. Pag nandun ka eh, para kang akala mo mag-isa ka lang eh. Pero napakarami pa lang mga netizens ano, na talagang bulat na at gising na. No? At sa pamamagitan nga ng mga katulad nyong mga vloggers at diretsyong na ipahahatid sa mga bawat bahay ng sambayan ng Pilipino. Alam nyo, happy ko nga, no? Kahit na pala ang mga tao no, na hindi sila nakakalabas, pero makikita mo yung kanilang suporta no sa pamamagitan ng mga ano impression dun sa social media, hindi matatawaran ito. Dahil nga kung yung iba no, na lalo na yung mga politiko, gumagamit sila ng mga trolls, nagbabayad sila, eh itong mga sambayan ng Pilipino talagang makikita mo no na hindi talaga matatawaran yung kanilang mga response. Napaka-organic talaga. Kahit pala ano no, kahit pala milyong-milyong piso ang ipinalalabas mula sa kaban ng bayan para pambayad ng troll, pero wala talaga palang ano, hindi nila kayang ano mapabayaran yung taong bayan. Talagang ako ay ano no, kaos-puso po ako nagpapasalamat ano doon sa mga netizens. Alam niyo, hindi na ako nagtatakan bago pa lang ako pumunta ng Senado kahapon. Ang ina-expect ko na talaga ay mag-iiba ng kwento. Una, ang isa pa nga sa inaasahan ko dyan, si Kuyang eh, na ano no, na sasabihin nila na hindi totoo yan, sasabihin nila na ano lang, di ba? So, oo, pero nagkamali ako dahil nga itong si Kuya Romy Enriquez, talagang pinanindigan niya. Sa bagay, sa pagkakakilala ko naman talaga sa kanya, importante sa kanya yung dignidad eh. Kahit na ano mangyari, dignidad ang importante dyan sa mama na yan. At that's napaka, good. Ano, oo, eh, yan, ano, hindi siya yung ipokritong tao. Sabi nga niya, no? Hindi, kumbaga sa, ano, sa pagtagal ng pagkakasama namin, pagka mali, mali, tama, tama. Yun yung mga issues na ano namin eh. Kumbaga sa ano, ganun lang kami, kaya kami nagkatagalan ng pagiging magkaibigan dahil meron kaming common denominator. Ngayon, kay Eric naman, na pagkakaganyan niya, talagang ito yung literal na ano eh, na jukebox na sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga, ito yung kanila, isa doon sa kanilang mga ano eh, no? Action agent eh. Uutusan nila ito, pagka nagkabukingan, hindi sila ikakanta. Ganun eh. Kumbaga sa ano, piling-pili yung mga lumalabas sa kanyang bibig.
kumbaga. Kasi nakita naman natin yung kanyang aralin man natin yung ano no, yung kanyang mga sinasabi doon sa video, napaka-spontaneous ng kanyang ano, talagang siguradong-sigurado siya sa tono ng kanyang pananalita niya. Kahit mga siguro psychologist yung mag, ano no, magtingin o mga psychiatrist man o kaya ipa ano kami polygraph. Panyuro, kasi naranasan ko yun sa NBI kay Dr. Papa, no? Talagang in-examine ako ng neuropsychiatric division ng National Bureau of Investigation noong araw. At talagang ang findings nila, no bizarre ideas noted. Consistent and congruent siya sa kanyang mga testimonya. Ganun ang findings ng National Bureau of Investigation sa akin nung ako ay examinin nila. So itong si Eric, yung makikita niya, makikita diyan yung kanyang ano no, yung kanyang kaisipan na kaya talaga niya yung ganyan no? Dahil hindi biro eh, kasi kung ito sa ayon kay ano no, kay Kuya, kay Romy Enriquez, nung nagkakausap kami bago ang May 7, hinabi talaga niya na meron itong si James Kumar at saka itong si Picoy, magkakilala talaga. At nagkakaroon ng pagtutulungan. Kaya hindi po pwede na yung sinasabi niya ay gawa-gawa lang. Talagang meron talagang ano, transaction na naganap papunta sa akin. Yun nga yung negosasyon. So yun yung ano, kasi bakit mo sasabihin pati kay Rom Enriquez na magde-director o nangangamoy directorship position? So, ibig sabihin, ito yung pag mag-materialize, talagang ma-achieve mo kung ano, yung magiging probetyo mo sa paglalapit sa akin, di ba? So, yung isa nga, magiging director, eh, paano ako? Di ba? Ako yung talagang subject ng negotiation. Gusto ko maipaabot sa inyo, no, yung pasasalamat. Mahal mga, namin kayo, sir. Sa mga grupo kami at mga individual na patuloy na nagiging katuwang ng sambayan ng Pilipino sa paghahatid ng tunay na isyu ng lipunan at patuloy na nagmumulat sa kamalayan ng sambayan ng Pilipino. Kaugnay ng ginagawang pambubudol ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa sambayan ng Pilipino. Una, yung Maharlika Network, yung Boljak, Boljakera, Sas Rogando Saso, Joey De Vibre, ang SMNI, Pebbles Talakera, Attorney Trixie Cruz Angeles, Attorney Harry Roque, Attorney Glenn Chong, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Badong, Attorney Risa, Jason Sa, Ka Eric Celis, Lorraine Badoy, Banateros, sina Banat Bay, Coach Oli, and Boss Dada, kina Yusek Marlon and Yusek Pam ng The Third Floor Studio, kay General Macanas, kay Captain Dado, kay Miss Malu Tequilla, sa grupong Hindi Mo Pera Yan Group, Marcos Resign Movement, Hakbang ng Maisog Group, Ibi Jugalbot, I Am Shawen, Ibarra Crisostomo, John Reiter, Bisdak, PH Update, Catherine Bulan TV, Facebook.com, Dance Scorpion, Brothers Traveler, Pans TV Official, Tropang Bisaya, Tropang OFW Channel, Sir Co-op Meetup, Aguilar TV, Teroy TV 26, Parak TV, Ading Journey, Sulong at Matatag na Pilipinas, at mga kapwa ko, mga OFWs, saan mang panig kayo ng mundo. At sa lahat po ng mga vloggers na hindi ko nabanggit, ganun din po sa mainstream media.
Maraming maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Ako ay talagang wala po akong maipagkakaloob sa inyo. Kundi ito pong aking paninindigan, ang aking personal na kaalaman patungkol po dito sa ginawa kong investigasyon. Kung saan man po ako panparin ng tadhana at ng kapalaran, ay masaya ko po itong babaunin kahit sa kabilang buhay. Asahan niyo po, hindi namin kayo iiwan, sir. Ganun din po. Baka makalimutan ko din po yung si Miss Sandra Cam, yung kanyang ano no, yung kanyang whistleblower foundation na nagpapahatid ng tulong sa pamagitan ng kanyang mga ano no. Kaya ako po yung pong ginagawa niyo sa akin na doon pa lang doon sa mga impression ninyo no, doon sa mga inspirasyon na pinagkakaloob nyo, na nababasa ko at nababasa ng aming pamilya. Napakalaking bagay po nito. Parang ito na po yung nagsisilbing kalakasan sa amin. Ito na po yung nagsisilbing hininga para sa amin. Dahil alam ko po, itong kalagayan ko na to talagang napaka-imposible na malampasan. Pero naniniwala ako na sa pamagitan ng Diyos at ng sambayan ng Pilipino, malalampasan ko po ito, malalampasan po natin lahat ito. Kaya't patuloy nating ipapakita ang mga komento mula sa mga nagagalit at mga dismayadong mga netizens. Tama ang mamamayan, pagnanatili sila sa kanilang posisyon, pati mga kabataan, pinakamalala ang mangyayari. Dahil mga pasimuno pala sila sa pulburo. Binigyan ni FVR at CBBM ng chance, pero ngayon hindi maganda ang naging resulta. At nasira yung mga pinagsikapan ni FVRRD na mabago. Parang na siguro na i-impeach yan dahil mahirap na kung babalik uli ang tao sa mga naunang admin na walang pagbabago. Ang mga Pilipino ay magising na sa pandadarobo ng gobyerno. Anong ito? Hoy gising, huwag matulog sa pansina. Nakalungkot na patuloy silang namamayagpag. Kami sa Mindanao, malayo sa Luzon, pati na ang Visayas. Sino ang mga matatapang na maglilid at kami susunod sa aklasan? Sangusawa na kami at dahil sobrang mahal na nang gusto ko makita, nakakulong silang lahat at nagbabayad sa lahat ng mga katiwalaang ginawa nila. I love Pilipinas. Si Inday Sara, pati si Tatay Digong na biktima sa Duterte. Lahat kami na ipinanganak sa Mindanao, we support Duterte. Kawawa na ang taong bayan, kung manatili pa yan sa pwesto. Bayan gising, tindig at paglaban ng kinabukasan. Mas madaling bunutin ng ugat habang hindi pa malalim ang kapit nito. Sa 2 taon pa lang nila sa Malacanang ay ganito na. Paano na lang kung madagdagan pa ang taon nila? Kilalanin niyo ang inyong mga sarili. Kayo ang makapangyarihan at naglagay sa kanila sa palasyo. Kayo din lang ang merong kapangyarihan para sila itapon sa impyerno. Akala ko itong Mark sa Duterte na tandem nung election ay may magagandang resulta. Kasi magkasundo sila bilang presidente at VP. Pero ang gulo pala ng kinalabasan. American Financial nagsuporta sa Mark. Kaya po ganyan sila kabulgar mga actions. Pag walang mag-step up to stand, 6 years nasira ang economy ng Philippines. Fake ang mga tao nagsasabi, magandang economy now. Madaming common na tao na apektado sa kahirapan. Drugs plus alcohol, disaster talaga sa brain yan. Kaya wala na sa matinong comprehension yung dalawa at galit na lang ang natira sa utak at puso nila. At tayo ang kawawa. Ang government, yung binoto natin, pinagkatiwala ang pamilya. Ahas at nanunot lang kami. Bakit ito palang First Lady ang walang advocacy samantalang lahat ang nagdaang First Lady may kanya-kanya silang advokasya. Sa bagay, ang advokasya niya ay kam-kam-kam-kam. Ano ang masasabi mo sa isyung ito? Just comment below at i-like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyung tinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.